Mahilig ka bang magbasa o makinig ng balita? Totoo mang ito o hindi? O isa ka bang sa nagpapakalat ng maling impormasyon? Pakinggan natin ang salita ng Panginoon tungkol dito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, dali-daling umalis ang mga babae ng libingan. Pinagharian sila ng magkahalong takot at galak, at patakbong nagpunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati, at lumapit sa kanila. Niyakap ang kanyang paa at sumamba sila. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Huwag kayong matakot. Humayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon." Pagkaalis ng mga babae, pumunta naman sa lungsod ang ilan sa mga kawal na nagbabantay sa libingan at ibinalita sa mga punong saserdote ang lahat ng nangyari. Nagtipon-tipon ang mga ito at matapos makipagpulong sa matatanda ng bayan, sinuhulan ng malaki ang mga kawal. At inutusan sila na ganito ang ipamalita. "Samantalang natutulog kami kagabi, naparito ang kanyang mga alagad at ninakaw ang kanyang bangkay." Sinabi pa nila, "Huwag kayong mag-alala, makarating man ito sa gobernador, kami ang bahala." Tinanggap ng mga bantay ang salapi at ginawa ang bilin sa kanila. Hanggang ngayon, ito pa rin ang sabi-sabi ng mga Hudyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Halos lahat tayo ay nakikinig o nagbabasa ng balita upang magkaroon ng impormasyon sa kung ano ang nangyayari sa ating paligid. Lahat kaya ng ito'y tamang impormasyon o kaya ito'y nagdudulot ng kalituhan sa lahat? Hindi na bago ang pagpapakalat ng maling impormasyon. Nangyari na rin ito noong muling nabuhay si Jesus. Ginawa nila ito dahil sa ayaw ng mga may kapangyarihan na malaman ng mga tao ang katotohanan tungkol sa muling pagkabuhay ni Jesus. Kung paanong ang mga kababaihan ay ibinalita ang katotohanan ng sinabi ni Jesus sa kanila, kabaligtaran naman ang ipinakalat ng mga kawal sa taong bayan, bunsod ng mga utos ng mga opisyal. Gayunman, hindi nila nagawang supilin ang katotohanan ng si Jesus ay muling nabuhay. Kaya kapatid, huwag basta-basta maniwala sa mga balitang ating nakikita lalo na sa social media. Alamin natin kung saan ang source ng mga balitang ito. Baka kasi fake news ito at may layunin lamang na manira ng kapwa-tao at guluhin ang kaayusan. Kapag napatunayan nating fake news ito, huwag nating i-share sa iba upang mapigilan ang pagkalat nito. Maging mapatungri. Sabi nga, think before you share. Panginoon, gabayan niyo po kami na magkaroon ng matuwid na desisyon sa aming buhay. Tulungan niyo po kaming huwag maniwala sa mga maling impormasyon upang hindi kami mapahamak at hindi maging instrumento ng kaguluhan at pagkakawatak-watak. Amen.